So gaya nga ng sabi ko last time, mamimigay tayo ng diamonds para sa mga nag-subscribe at nag-comment ng kanilang ID and server. So yung unang panalo natin ay si 50601135. So check nga natin kung ano yung ID niya. So ito siya, si Marky. Ayan, siya yung una nating panalo. And ayan, naisend na natin sa kanya yung 100 diamonds. So if you want to get a chance to win diamond, just comment your ID on the comment section below and subscribe to my YouTube channel. For our second winner, so it's 7363-9439. So check natin yung profile niya. So ito siya, si Dark Ionex 03. And ayan, nasend na natin siya. So now, let's begin our top 10 most annoying hero sa Mobile Legends para sa akin. When the body suffers, the spirit blooms. Alright, top 10. Si Benedetta. Annoying siya in a way na sobrang malikot siya kalaban. And napakahirap niyang habulin dahil sa kanyang passive skill. Kung nakalaban mo na siya, I'm sure maiintindihan mo yon. Top 9, it's Franco. So actually may dalawa tayong hero for top 9 na nag-tied para sa akin. Isa siya sa pinaka nakakaasar na tank sa ML, lalo kapag nahila ka niya. Usually ang mga target nito yung mga MM, Mage. At yung pinaka nakakaasar na Franco is yung kapag ginagamit siya panggulo sa mga nagpa-farm. Yung mapapatay mo na tapos bigla niyang hihilahin, ay gigil talaga. So isa pang nakakaasar na tank ay si Johnson. Kapag ito nawala sa map, alam mo na magtago ka na rin o wag ka na rin magpakita sa kanya. Kasi kapag tinamaan ka nung SS niya, siguradong patay ka. Lalo kapag may kasama siyang malakas na pang damage. Pag siya yung kalaban mong tank, parang ang hirap mag-focus sa laro na parang kailangan lagi mo siyang i-check kung nasa map ba siya or hindi. So yun yung nakakaasar sa kanya. Top 8, of course, it's Yi Sun Shin. Dati isa lang siyang marksman, pero ngayon siya ay isa ng marksman assassin. At ang pinaka nakakaasar sa kanya, especially kapag ikaw ay assassin or nagtatago, ay yung ultimate skill niya or yung SS niya. Usually kasi ginagamit nila to para i-track kung nasaan yung kalaban. And kung isa ka sa mga player na mahilig magtago bago pumatay, medyo nakakaasar talaga yung skill niya. So top 7, it's Hilda. Pinakaayoko sa kanya yung passive skill niya na sobrang bilis niyang mag-regen ng buhay kapag nasa bush. Tapos sobrang bilis din niyang maglakad. Kapag siya yung kalaban mo, wag na wag kang makikipag one-on-one sa bush. Bakit? Sige, try mo na lang. Next, we have Khalid. Tulad ni Hilda, grabe din yung second skill nito pang regenerate ng buhay. Isa rin siya sa pinakamahirap na katapat na fighter.
At sa mga support side, we have Diggy para sa ating top 5. Sobrang daming nakakaanoy na bagay dito kay Diggy. Una, yung second skill niya, nababalik ka dun sa kung saan niya kinas yung skill. Tapos yung first skill niya na nangahabol. At yung ultimate skill niya or SS niya na kayang cancelin yung mga control skills mo. Kadalasan ginagamit na rin siya bilang panggolo para sa mga nagpa-farm para hindi sila makapag-farm ng maayos. And for sure, familiar kayo dun sa sikat na gameplay kay Diggy na kung saan zero gold yung makukuha kapag pinatay mo siya. And wala siyang ginawa kung hindi manggulo lang. Sa top 4, we have Nana. So ever since na magkaroon ng ML, nakakaanoy na talaga yung mga skills niya. And now na binago nila yung mga skills ni Nana, still nakakaanoy pa rin siya. Una yung kanyang second skill na kung saan nanghahabol at magiging pusa ka. Then yung ultimate skills niya na sobrang laki ng sakop at nakakastun din. And siya yung umpisa pa lang ng laro, mahihirapan ka ng katapat siya kasi kakaharas niya ng second skill, which is yung nanghahabol na skill. So sa ating pang top 3, it's Fanny. Fanny talaga yung mangyayari sa'yo kapag isa kang mage, fighter, or marksman na walang pang flicker or pang control effect. So kaya kanyang patayin kahit na nasa tabi ka lang ng tore. At dahil sa cable niya, mabilis lang sa kanya makakapaglabas-masok sa clash kahit sa base niyo pa. Top 2, of course, it's Joehead. Sino ba naman sa inyo ang hindi pa nahagis ni Joehead? Pag hindi pa, try nyo. So kung kakampi ka niya, minsan nantitrip to eh, ihagis ka niya sa tore ng kalaban. And kung kalaban ka naman niya, kapag naihagis ka niya sa mga kakampi niya, tsak napatay ka. Hindi lang malalakas yung mga skills niya bilang fighter, pero ngayon ginagamit na rin siya bilang tank, which is mas nakakaasar and nakakaanoy, lalo kapag napakakunat niya. At ang ating top 1, syempre, si Cho. Pansin ko ah, siya yung hero na laging pinipick sa rank, pero hindi man lang binaban. So kung si Joehead nanghahagis, ito naman naninipa. And huwag no huwag kang lalapit sa kanya kapag malapit siya sa tore. Dahil malamang niyan, sisipain ka niya papunta sa tore. Siya din yung hero na kahit na sobrang konti na lang ng buhay, kaya pang maka-double kill or triple kill. Nakakaanoy din yung first skill niya na kapag tinamaan ka ng pangatlong sipa, aangat ka at makakancel yung mga skills mo. Nakakaanoy din sa kanya yung minsan ginagamit siya pantago sa bush or labas-masok para iharas ka. So para sa akin, sila yung top 10 na most annoying hero sa Mobile Legends. Kung wala dito sa list, yung pinaka-kinaiinisan mo, pinaka-kinaasaran mo, or yung pinaka-annoying hero para sa'yo sa Mobile Legends, comment down mo na lang sa section below. At magkakaroon ka pa ng chansang manalo ng 100 diamonds. And syempre, mag-subscribe ka na rin. Salamat!